Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Noong February ng 2007-2008 season, si James ay pinangalan ng All-Star Game MVP sa pangalawang pagkakataon sa likod ng 27.8 rebound at 9 na assist na performance. Noong March 21, nalampasan niya si Brad Daugherty bilang all-time leading scorer ng Cavaliers sa isang laro laban sa Raptors, na ginagawa ito sa mahigit 100 mas kaunting laro kaysa kay Daugherty. Ang kanyang 30 puntos bawat laro ay ang pinakamataas din sa liga, na minarkahan ang kanyang first scoring title. Sa kabila ng kanyang mga individual na tagumpay, bumagsak ang record ng Cleveland mula noong nakaraang taon hanggang 45-37. Na-seeded na pang-apat sa East sa pagpasok sa playoffs, tinalo ng Cavaliers ang Wizards sa unang round para sa ikatlong sunod na season bago ma-eliminate sa ikapitong laro ng kampiyon na Boston Celtics sa susunod na round. Sa panahon ng mapagpasyang ikapitong laro sa Boston, umiskor si James ng 45 puntos at si Paul Pierce ay umiskor ng 41 sa isang laro na inilarawan ng Associated Press bilang isang shootout. Sa pagtatapos ng 2008-2009 season, pumangalawa si James sa NBA Defensive Player of the Year Award voting at ginawa ang kanyang unang NBA All-Defensive Team, na nag-post ng 23 chase-down block at isang career-high na 93 na kabuoang block. Siya rin ang naging pang-apat na post-merger player na nanguna sa kanyang koponan sa mga puntos, rebound, assist, steals, at block sa isang season. Sa likod ng kanyang paglalaro at pagkuha sa All-Star guard na si Mo Williams, nakakuha ang Cleveland ng franchise record na 66-16 at isang laro na tumugma sa pinakamahusay na home record sa kasaysayan ng liga. Sa huling average na 28.4 puntos, 7.6 rebound, 7.2 assist, 1.7 steals, at 1.2 block bawat laro, si James ang naging unang Cavalier na nanalo ng MVP award. Sa pagninilay-nilay sa pagganap ni James para sa ESPN, si John Hollinger sa kalaunan ay sumulat, "Si James ang pinakadakilang individual ng season sa kasaysayan, at oras na para ibigay natin sa kanya ang nararapat para dito." Sa playoffs, tinalo ng Cleveland ang Pistons at Atlanta Hawks upang makakuha ng matchup sa Orlando Magic sa Conference Finals. Sa Game 1 ng serye, umiskor si James ng 49 na puntos sa 66% pag-shoot sa isang losing effort para sa Cavaliers. Sa Game 2, nakamit niya ang isang panalo upang itali ang serye sa 1-1. Matatalo ang Cleveland sa serye sa ika-6 na laro, at kasunod ng pagkatalo sa Game 6, agad na umalis si James sa court nang hindi nakipagkamay sa kanyang mga kalaban, na isang aksyon na tinitingnan ng maraming miyembro ng media bilang hindi sporty. Para sa serye, nag-average siya ng 38.5 puntos, 8.3 rebound, at 8 assist bawat laro, tinapos ang postseason na may career playoff high na 35.3 puntos bawat laro. Noong February ng 2009-2010 season, si James ay pinilit na maging isang pansamantalang point guard kasunod ng serye ng mga pinsala sa mga manlalaro sa backcourt ng Cavaliers. Sa likod ng kanyang pamumuno, walang nawalang momentum ang Cleveland, tinapos ang taon na may pinakamahusay na record sa liga para sa ikalawang sunod na season. Dahil sa isang bahagi ng kanyang pagtaas ng minuto sa paglalaro bilang pangunahing tagahawak ng bola ng Cavaliers, nadagdagan ni James ang kanyang statistical production, na nag-average ng 29.7 puntos, 7.3 rebounds, 8.6 assists, 1.6 steals, at isang block bawat laro sa 50% pag-shoot patungo sa isa pang MVP award. Sa pagbubukas ng playoffs, nalampasan ng Cleveland ang Bulls upang makakuha ng matchup sa Celtics sa ikalawang round. Si James ay binatikos ng husto dahil sa hindi mahusay na paglalaro sa Game 5 ng serye, nag-shoot lamang ng 20% sa 14 na shot at umiskor ng 15 puntos. Ang koponan ay dumanas ng worst loss in franchise history, at sa pagtatapos ng laro, si James ay lumabas ng court sa kaunting pagkadismaya mula sa home crowd ng Cleveland. Ang Cavaliers ay opisyal na natanggal mula sa postseason sa Game 6, kung saan si James ay may 27 puntos,
19 rebounds, 10 assists, at 9 turnovers sa naturang laro. Si James ay naging isang unrestricted free agent noong July 1, 2010. Sa panahong ito, nakipag-ugnayan siya sa ilang mga koponan, kabilang ang Bulls, Los Angeles Clippers, Miami Heat, New York Knicks, New Jersey Nets, at Cavaliers. Noong July 8, inihayag niya sa isang live na espesyal sa ESPN na pinamagatang The Decision na pipirma siya sa Heat. Ang telecast ay na-broadcast mula sa Boys at Girls Club ng Greenwich, Connecticut at nakalikom ng $2.5 million para sa charity. Ang karagdagang $3.5 million ay nalikom mula sa kita sa advertising na naibigay sa iba pang mga kawanggawa. Ang mga kapwa unrestricted free agent na sina Chris Bosh at Dwayne Wade ay nag-anunsyo din na pipirma sila sa Miami. Ay lumabas ang mga ulat na noong 2006 ay tinalakay ng trio sa kanilang mga sarili ang kanilang paparating na 2010 free agencies. Nagpa siya si James na sumali kina Bosh at Wade sa isang team, naisip niya na ang kanyang pinabuting mga kasamahan sa koponan ay magbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataong manalo ng isang NBA championship kumpara sa pananatili niya sa Cleveland. Malaki ang papel na ginampanan ni Heat President Pat Riley sa pagkumbinsi kay James sa ideyang makipaglaro kina Bosh at Wade. Matutulungan si James sa bigat ng pag-score, at naisip niyang siya ang maaaring maging unang manlalaro mula noong kay Oscar Robertson na mag-average ng triple-double sa isang season. Sa pag-alis sa Cavaliers, umani si James ng matinding batikos mula sa mga sports analyst, executive, fans at kasalukuyan at dating mga manlalaro. Ang desisyon mismo ay sinuri din at tiningnan, inakala ng marami na hindi propesyonal ang matagal na paghihintay sa pagpili ni James dahil kahit ang mga team na nanliligaw sa kanya ay hindi alam ang kanyang desisyon hanggang ilang sandali ay biglang naglabas si James ng kanyang desisyon. Nang malaman na hindi nababalik si James sa Cleveland, nagpublish ang may-ari ng Cavaliers na si Dan Gilbert ng isang bukas na liham sa mga tagahanga kung saan agresibo niyang tinuligsa ang mga aksyon ni James. Ilang galit na tagahanga ng koponan ang nag-record ng mga video ng kanilang sarili na sinusunog ang kanyang jersey. Ang mga dating manlalaro ng NBA, kabilang si Michael Jordan at Magic Johnson, ay critical din kay James, na kinundena siya sa pagsama kina Bosh at Wade sa Miami at hindi niya sinubukang manalo ng kampiyonato ng nag-iisa. Si James ay umani ng karagdagang pagpuna sa isang panayam noong September sa CNN. Bilang resulta ng kanyang mga aksyon noong 2010 free agency period, mabilis siyang nakakuha ng reputasyon bilang isa sa mga pinakaayaw na atleta ng Amerika, na isang radikal na pagbabago mula sa mga nakaraang taon. Ang pariralang pagkuha ng aking mga talento sa South Beach ay naging isang punchline para sa mga kritiko. Bilang pagbabalik tanaw, nagpahayag si James ng ilang panghihinayang sa kanyang mga desisyon. Opisyal na pumirma si James sa Heat noong July 10, 2010, sa pamamagitan ng isang sign and trade deal na nagpadala ng dalawang second and two first round draft pick sa Cavaliers at nagbigay sa koponan ng opsyon na magpalit ng mga first round pick sa Heat sa 2012. Bilang bahagi ng NBA Super Team, siya lamang ang naging ikatlong reigning MVP na nagpalit ng mga team at ang una mula noong kay Moses Malone noong 1982. Noong gabing iyon, nagsagawa ang Heat ng welcome party para sa kanilang bagong Big Three sa American Airlines Arena, isang kaganapan na nagkaroon ng kapaligiran ng rock concert. Sa panahon ng pagtitipon, hinulaan ni James ang isang dinastiya para sa Heat at binanggit ang maraming kampiyonato. Sa labas ng Miami, ang palabas ay hindi tinanggap ng mabuti, na nagpapataas ng negatibong pangunawa ng publiko kay James. Sa buong season 2010-2011, itinuring ng media at mga kalabang fanbase si James at ang Heat bilang mga kontrabida. Upang simulan ang taon, nahirapan silang umangkop sa mga bagong kalagayang ito, 9-8 lamang pagkatapos ng 17 laro. Nang maglaon ay inamin ni James na ang patuloy na negativity na nakapaligid sa koponan ay nagdulot sa kanya na maglaro ng may mas galit na kilos kaysa sa mga nakaraang taon. Noong December 2, kinarap ni James ang Cavaliers sa Cleveland sa unang pagkakataon mula nang umalis bilang isang free agent. Umiskor siya ng 38 puntos at pinangunahan ang Miami sa isang panalo habang binobo sa tuwing hinahawakan niya ang bola. Sa kalaunan ay binago ng Heat ang kanilang season at natapos bilang pangalawang seed ng East, na may average na 26.7 puntos, 7.5 rebound, at 7 assist kada laro si James sa 51% pag-shoot.
Sa conference semifinals, natagpuan ni James at ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanilang mga sarili laban sa Celtics sa ikalawang magkasunod na taon. Sa Game 5, umiskor siya ng huling 10 puntos ng Miami para tumulong sa pagsilyo ng sunod-sunod na panalo. Pagkatapos ng huling buzzer, tanyag siyang lumuhod sa court sa isang emosyonal na sandali. Nang maglaon ay sinabi sa mga mamamahayag na ito ay isang personal na tagumpay para sa kanya at sa koponan. Ang Heat kalaunan ay umabant sa finals, kung saan sila ay natalo ng Dallas Mavericks sa Game 6. Nakatanggap si James ng matinding batikos para sa pagkatalo, na nag-average lamang ng 3 puntos sa ika-4 na quarter sa serye. Ang kanyang average na score sa finals na 17.8 puntos bawat laro ay nagpahiwatig ng 8.9 puntos na pagbaba mula sa regular na season, ang pinakamalaking pagbagsak ng puntos sa kasaysayan ng liga. Ang 2011-2012 season ay naantala ng isang lockout, at sa panahon ng pinalawid na summer na iyon, nakipagtulungan si James kay Hakeem Olajuwon upang mapabuti ang kanyang post-up game. Dahil sa pagkatalo ng Heat sa Mavericks, ang karanasan ay nagbigay inspirasyon kay James na iwan ang kontrabida na ginagampanan niya, na nakatulong sa kanya na mabawi ang kagalakan sa court. Sa likod ng pinalawak na hanay ng mga kasanayan ni James, sinimulan ng Miami ang taon na may 18-6 na record na pinakamahusay na laro. Sa kalaunan ay pinangalanan siyang MVP sa 3rd pagkakataon, nagtapos na may average na 27.1 puntos, 7.9 rebounds, 6.2 assists, at 1.9 steals bawat laro sa 53% pag-shoot. Sa 2nd round ng playoffs, pansamantalang nagpahinga sa Miami si Bosh dahil sa isang pinsala sa tiyan, habang nakikipaglaban sa Indiana Pacers na may standing na 2-1. Tumugon si James ng 40 point, 18 rebound, at 9 na assist outing sa Game 4. Upang mabayaran ang kawalan ni Bosh, tinanggap ng Heat ang isang bago na lineup kasama si James sa power forward, na napanatili nila kahit na bumalik si Bosh sa conference finals laban sa Celtics. Sa pagharap sa elimination sa Game 6, nagtala si James ng 45 puntos at 15 rebounds para pangunahan ang Heat sa panalo sa tinatawag ng The New York Times na career-defining performance. Nanalo ang Miami sa Game 7 upang makarating sa finals, na nakakuha sa kanila ng laban sa Oklahoma City Thunder at sa namumuong karibal ni James na si Kevin Durant. Sa huling bahagi ng Game 4 ng serye, nag-3-pointer si James para bigyan ang Heat ng lead, na tumulong sa kanila na manalo sa laro sa kabila ng nawawalang oras ni James dahil sa leg cramps. Sa Game 5, nag-iwan siya ng triple-double habang tinalo ng Miami ang Oklahoma City para sa kanilang pangalawang kampyonato at unang kampyonato ni James. Pinagkaisang binoto si James bilang Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player na may average na 28.6 puntos, 10.2 rebound, at 7.4 na assist kada laro. Ang kanyang buong postseason run kung saan siya ay nag-average ng 30.3 puntos, 9.7 rebounds, at 5.6 assists bawat laro, sa kalaunan ay niranggo siya bilang pangalawang pinakamahusay sa modernong kasaysayan ng NBA ayon sa ESPN. Noong February ng 2012-2013 season, si James ay nag-average ng 29.7 puntos at 7.8 na assist bawat laro habang nagtatakda ng marami ang record ng kahusayan sa pag-shoot. Noong buwan ding iyon, nagsimula rin ang Heat ng 27 game winning streak, na pangatlong pinakamatagal sa kasaysayan ng NBA. Batay sa mga nagawang ito, ang pagganap ni James ay inilarawan bilang isang month for the ages ng Sports Illustrated. Sa kalaunan ay natapos ng Miami ang taon na may franchise at league best 66 na record, at si James ay hinirang na MVP sa pang-apat na pagkakataon, at sa pagiging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng parangal ng walang tuto. Ang kanyang huling season average ay 26.8 points, 8 rebounds, 7.3 assists, at 1.7 steals kada laro sa 56.5% shooting. Sa Game 1 ng Conference Finals, umiskor si James ng buzzer-beating layup para bigyan ng Miami ng 1 puntos na tagumpay laban sa Pacers. Sa buong serye, ang kanyang supporting cast ay lubhang nahirapan, at ang kanyang idinagdag na scoring load ay nagtulak sa kanya na ihambing ang kanyang mga responsibilidad sa kanyang Cleveland days. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang Heat ay umakyat sa finals para harapin ang Spurs,
na nagpapahiwatig ng muling laban para kay James mula sa kanyang unang finals 6 na taon na ang nakalipas. Sa simula ng serye, siya ay binatikos dahil sa kanyang kawalan ng pagiging agresibo at mahinang pagpili ng shot habang ang Miami ay nahulog sa likod ng standing na 2-3. Sa Game 6, naitala niya ang kanyang pangalawang triple-double ng serye, kabilang ang 16 na puntos sa ika-4 na quarter, upang pamunuan ang Heat sa muling tagumpay. Sa Game 7, itinabla niya ang finals record para sa pinakamaraming puntos na naitala sa Game 7 na tagumpay na nanguna ang Miami laban sa San Antonio na may 37 puntos. Siya ay pinangalan ng finals MVP para sa 2nd sunod na season, na may average na 25.3 puntos, 10.9 rebounds, 7 assists, at 2.3 steals bawat laro para sa championship round.